reviewin natin itong OG Epoch LX. Yo mga kawaps, ayun, I'm back. Sobrang tagal din bago yung huling upload ko ng review. Siguro mga 2 taon din yung lumipas. Ngayon ako na nakabalik. Hindi talaga nang nagawa ng pandemic. Anyway, review natin Vans Bolt OG Epoch LX. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili ito, kasi marami minsan nagko-comment nagtatanong kung saan ko nabibili yung mga Volt ko, wala kasi nito dito sa local store usually ng mga Volt tulad nito. Nabili ko siya abroad, $115, medyo mataas, pero dahil sa wala nga dito tinalo ko na rin. Anyway, yun, review na rin natin itong OG Epoch LX. Epoch meaning unit of time to . Parang era, Vans era. Ito na, Vans Epoch. Ayan, size ko nga pala ito, 9.5. Dito rin yung CM in UK. Tapos sa ilalim naman ng box, yun, as usual, kaya nakakatuwa rin yung Vans . Yung size chart niya, napaka-helpful. Ayan. Tapos sa loob ng box ito, as usual, may kasama siyang tissue, kulay dilaw, at wala nang iba. Isa dito sa nagustuhan ko suede siya. Ayan. Dito yung pagka-suede nito, smooth. Usually, parang nubak yata tawag dito kapag smooth leather. Tapos dito naman yung gamusa type, medyo magaspang. Kapag magaspang kasi, kadalasan yung inner skin ng mga hayop ang ginagamit. Kapag madulas naman, yun yung smooth. Ayan. Pig skin yan, makadalasan mga smooth yan . Tapos yung medyo rough cow, deer. Tapos, ang kagandahan, kahit kinukuskus ko walang nagmamark o nagbabago ng kulay. Kaya Volt ang kinuha ko kasi hindi common yung mga kulay na ginagamit compare sa Classic o Anaheim. Pagkakalam ko sa Anaheim kasi yung mga Classic o OG colorways lang. Unlike dito katulad nito, Walnut, kakaiba. Kaya nagustuhan ko siya, mahilig kasi ako sa Earthtone. Yung heel tab niya, ayan, nandyan yung trademark ng Volt Originals. Ayan, yung midsole, off-white. Tapos yung V logo ng Vans, kulay puti nga lang. Sana off-white na rin ginamit. Pero siguro para pareho rin na rin sa kulay ng lace. Kaya lang kung off-white to, tapos off-white yung lace, mas panalo. Mas bumukhang tipong parang vintage. Tapos medyo mabigat siya. Ganun talaga kapag Volt, maganda yung quality. Parang Anaheim din. Tapos ganda yung pagkaka yung leather na ginamit, tapos yung foxing nga ng kulay off-white din. Ayan, itong V kulay puti. Sa likuran, kulay puti rin yung back heel tab. Medyo smooth siya. Ayan, off the wall. Originals. Trademark siya ng Volt. Tapos dito, sa inner panel, smooth at wala namang kaganon design. Sa harapan, maganda. Smooth. Pagdating dito sa may butas o lagayan ng lace, rough leather na. Kahit anong kuskus ko, hindi nagbabago yung kulay, kaya maganda siya. Ayan, kulay puti yung lace na ginamit o binigay. Wala siyang extra lace nga pala. Ito sa loob, nakalagay Vans World's number 1 skateboard. Ayan. Tapos yung sizing niyan, dyan din. Sa loob, off-white. Tapos, hindi naman removable yung insole.
as usual, itong waffle outsole, kulay brown. Tapos sa tang niya, yung Vans of the Wall, medyo malaki-laki yung ano, logo. Ito yung isa sa magandang kinokollect ko, yung sticker. Sticker tag. As usual, yung trademark, yung waffle sole, light brown siya. Sandali, ito. Napansin nyo ba ito? Parang may nakalagay na ito. XX OG. Yung XX yata, ito yung code yata kung saan ano, country ginawa. Saan ba ito? Ayan, nakalagay dito, made in China. Ayan, tama ba? Tama ba mga kawabs? Country code pa ito. XX na ibig sabihin. Tapos yun sa ano, sa kabila, OG. Ayan. So, original. Tara, i-lace muna natin tapos para masubukan natin siya on fit.